Sigaw News Update. Magandang gabi mga Novo Ecijano, ako po si Jovelyn Astrero at narito na mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Isinara ng Metropolitan Manila Development Authority ang 10 pang pasaway na bus terminal dahil sa paglabag sa istriktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy ng ahensya at ordinansa ng local government unit. Pinangunahan mismo ni MMDA Chairman Danny Lim ang operasyon, katuwang ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at Quezon City Business Permit and Licensing Office kahapon. Kabilang sa mga isinara ay ang Jackliner, Philtranco, DLTV Company, Five Star Liner, Pangasinan Cisco, Golden Bee, First North Luzon, Amihan Bus Lines, Lucena Lines at ES Transport Terminal na pawang matatagpuan sa kahabaan ng EDSA Quezon City. Apat na bus terminal sa EDSA Pasay City ang nauna nang ipinadlak ng MMDA noong nakalipas na Linggo dahil sa kahalintulad na paglabag sa batas. Sa balitang lokal, ligtas o manong kumain ng manok, pugo, bibi at mga itlog nito sa kabila ng pagkakaroon ng 2 kaso ng bird flu sa 2 poultry farm sa mga bayan ng San Isidro at Jaen sa Nueva Ecija. Paulit-ulit po na nga pong sinasabi, even ang ating kalihim sa kanyang interview, sinasabi niya, ang pagkain po ng manok or produkto ng manok, itlog ay safe po. Huwag lang po natin kakanin ng hilaw o kaya po ng hindi luto. O buhay, hindi naman po tayo cannibal na gumagawa. Ito ang inihayag kahapon ni Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at local poultry growers na naapektuhan ng kabuhayan kasunod ng pagbaban sa paglalabas ng kanilang mga produkto sa lalawigan. Kailangan lang aniyang lutuing mabuti ang manok at itlog para mamatay ang virus kung kontaminado ito. Safe po ang pagkain ng itlog, manok, bibe, itik, lahat na. Okay po, basta iluluto lang po natin. Kaya naman ginarantiya rin ni Yusek Cayanan na papayagang makapagbiyahe ng kanilang mga produkto ang mga poultry growers basta kompleto ang kanilang mga dokumento kagaya ng valid authenticated transport permit and veterinary clearance. Yung quarantine station, titingnan po, marangin lang po kaunti yung mga sasakyan just to see to it that yung mga hindi dapat lumabas dun sa perimeter ay doon lang. At saka kung ano man ang mga lumalabas dun sa dapat na may mobility guided with respective transport permit at saka po yung quarantine veterinary clearance permit. Yun lang po makakasigurado sa atin with that assurance na yung mga nagta-travel o nagta-transport na yung iligtas. Abangan ng kabuuang balitang yan sa Balitang Unang Sigaw. Ako po muli si Jovelyn Astrero. Magandang gabi. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV 48. Pamamahayag. Kaibigan mo.